back-to-ball game na ang pambato ng Pilipinas sa pinakaabangang FIBA World Cup ngayong araw sa Philippine Arena. Ang Pinoy basketball fans excited sa muling pagsabak ng Gilas, lalo't home court advantage kung maituturing ang laban kontra sa koponan ng Dominican Republic. Ang samahang basketball ng Pilipinas at FIBA organizers naman, target masungkit ang bagong record para sa mga pinakamaraming attendance o nanood ng laban sa FIBA. Kumuha pa tayo ng update mula kay Rafael Bandairel ng PTV Sports. Rafael? Tapos na ang unang laro dito sa opening ng FIBA Basketball World Cup. Ito yung sa pagitan ng Italy at Angola. Wagi ang mga Italiano sa score na 81-67. At pagtapos naman nito, inaasahang magdaraos ng isang opening ceremony na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Meron ding live musical performances na ihahandog ng Ben and Ben, The Don at ni Sara Jeronimo. Samantala, sa ilang oras na lang ay magsisimula na rin ang kampanya ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic dito sa group phase ng FIBA World Cup. Dinumog ng fans mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Philippine Arena upang masaksihan ng personal ang ating pambansang koponan. Pero maliban sa ating mga kababayan, meron ding ilang mga international basketball fans na pumunta pa sa Pilipinas upang mapabahagi dito sa FIBA World Cup. Sobrang excited. Talagang ano na, laban na to. Laban Pilipinas! Laban Pilipinas puso! Laban Pilipinas puso! Aljo, nandito tayo sa Philippine Arena ngayon kung saan nga inaabangan na natin yung pagsisimula ng laro ng Gilas Pilipinas at Dominican Republic. Inaasahang 8 o'clock on the dot magsisimula yung laban. Okay, Rafael, mailalaraman mo ba yung atmosphere dyan ngayon? Madaling araw pa lang ba o kagabi nandiyan na yung mga tao? At sa ilang araw nga na FIBA World Cup, paano yun? Mag-i-stay ba sila dyan sa lugar na yan? Rafael? Base po sa mga nakausap natin kanina, no? Tanghali pa lang ay nag-aabang na yung mga fans na nakapila dito upang makaiwas na nga sa traffic. At para makapasok din sila ng mabilisan sa loob ng arena, yung ilan sa kanila na galing sa probinsya at sa iba pang mga malalayong lugar ay nagrenta ng hotels upang doon sila mamalagi sa araw na ito at bukas na rin bago sila umuwi. Sa loob naman ng arena, halos napupuno na yung mga upuan dahil excited na yung fans at lahat nga ng mga nakausap natin, sinasabi nila yung pinunta talaga nila dito para ma-experience tong kakaibang event na ito na tayo ang mag-host ngayong taon. Okay, Rafael, ano pa yung aasahan natin sa performance naman ng Gilas Pilipinas? Mahirap sabihin kung ano yung kailangan gawin ng Gilas Pilipinas. Siyempre, una pa lang, hindi naman sa pagiging negatibo, talagang malabo na yung championship. Kaya nung pumasok sila dito, ang puntirya talaga nila ay yung pagkwalipika sa 2024 Paris Olympics. Pero syempre, mahirap pa rin yun kasi dapat para mangyari yan, sila yung top performing Asian team. Kaso lang, syempre hindi nila kontrolado kung ano yung magiging resulta ng ibang groups sa World Cup. Kaya dapat ang approach nila dito ay one game at a time talaga. At kung makakapasok sila sa second round ng tournament na ito ay malaking tagumpay na talaga yan para sa ating pambansang koponan. Alright, maraming salamat sa iyo, Rafael Bandairel ng PTV Sports.